Hello guys! Hello, hello! Welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888 Gemini. Gemini, alamin natin ko ano ang monthly general reading mo para sa buwan ng Agosto. General reading siya, so pwedeng makaresonate ang lahat. Monthly reading. So, pakicomment sa comment section yung mga naghihintay dyan na mapanood tong reading na to. Okay, Gemini. Nako. Tatlo yung baraha mo. River, movement, stone, people, vigilance, and release. Nako. Nakikita ko sa'yo dito. May stone people kasi dito. So, mag-iingat ka, Gemini. Dahil may mga tao siguro ngayong buwan ng August, ang posibleng yung maging vigilant ka lang. Kasi maraming mga tao yung pwedeng iakusahan ka. Diba? Akusahan ka, or pwedeng gawan ka ng hindi maganda, or pwedeng gawan ka ng mga bagay-bagay na alam mong mahirap. Okay? Dito sa barahan to, sinasabi na mag-iingat ka, Gemini, kasi maraming mga tao yung pwedeng naiingit sa'yo. Pwedeng una-una naiingit sila sa'yo. Pangalawa is hindi nila kayang gawin kung ano yung ginagawa mo. And yung iba, pamilya, yun, relatives, friends, or pwedeng hindi mo kakilala, pwede kang i-accuse, so make sure na mag-ingat ka. Okay? Next card is release. Dito sa barahang to, may mga issue ka sa buhay, negative issues, emotional, financial, spiritual, or kano pa man yan na kailangan mong pakawalan mo na. Okay? May mga bad habits ka ba? Mga bad traits or mga lifestyle na kailangan mo nang baguhin mo na. Relationship, may mga relationship tayo dito na kailangan mo na rin na baguhin. May mga attachment ka na kailangan mo nang umalis sa attachment na yan kasi hindi na siya healthy. Next is, parang sinasabi ng baraha sa'yo dito na ang dami-dami niyong procrastination kasi may movement siya eh. Diba? May river. Ibig sabihin, ang dami-dami mong procrastination na dapat i-release mo na. Okay? Maraming plano, marami kang gustong gawin, aggressive ka naman, impulsive ka naman sa plano mo, but bigla mo siyang like plano mo ngayon, tapos magbabago ka kinabukasan. So, ang sabi ng baraha sa'yo dito, yung progress, yung movement, yung transformation na nangyayari sa buhay mo, nasa kamay mo, kung paano mo siya i-release, paano mo siya i-action, okay? So, like, may mga gusto kang gawin, tapos biglang magbabago yung situation mo, or yung isip mo, or mga ideas, so parang ganun. So, yun yung sinasabi ng baraha. Okay, true love. Wow. So nakikita natin dito guys, if you're in a relationship, smooth yung movement ng relationship. If looking for a relationship ka naman, maganda yung flow ng relationship sa'yo. Maraming golden opportunities ang pwedeng pumasok sa buhay mo. Mga importanteng pinto ang magbubukas para sa'yo. So pumasok ka dyan. Huwag kang, yun, alisin natin yung procrastination. Pasukin ang dapat pasukin na pwedeng magdala sa'yo ng success or kung ano pa man. Purification, it's time for cleansing, detoxification, lalo na sa body and mind. Same din dito sa release, mind, body, and spirit, physical, parang sinasabi ng baraha kahit nga emotional, may kailangan kang alisin, may kailangan kang linisin. Siguro marami kang mga habits talaga na nakakasira sa yung isip, katawan, or yung iba sa inyo dyan, may bisyo siguro, or yung iba sa inyo dyan, kailangan ng malinis na pag-iisip, alisin yung mga grudges, resentments, or something like that. Okay, Ace of Torches, Six of Swords, Ten of Swords,
Prince of Swords. Okay. So, nakikita natin dito na may Four of Pentacles ka. So, sinasabi ng Barajas sa'yo dito, Gemini, na posibleng yung iba sa inyo dyan, yung habits ng pag-iipon, diba? Yung parang hindi healthy yung pag-iipon mo eh, diba? Like, nag-iipon ka, tapos bigla kang magdidesisyon na bibili ako ng ganito, ganyan. Yung parang hindi ka masyadong solid sa yung plano. King of Torches, King of Wands, sa motivation naman to, parang ganun yung sinasabi ng Baraha, if motivate ka, gawin mo na, huwag mo nang magpatumpik-tumpik pa, and gawin mo na, diba? Take risk. Ace of Torches, sinasabi ng Baraha na sobra-sobra kang excited yung lahat para sa bagong opportunities, sa mga importanteng pinto na magbubukas para sa'yo. Okay? And Six of Swords, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na may progress, may posibleng pagtaas ng posisyon sa trabaho, sa either negosyo, pagbabago ng estado mo sa buhay. So, sinasabi ng Six of Swords sa'yo dito, guys, na tingnan mo. Kahit ang dami-dami mong dala, kahit dami-dami mong obligation sa buhay, still, ano pa rin, makukuha mo pa rin yung tamang direksyon, yung tamang way, paraan, para makapasok ka or makaakyat ka sa tagumpay. And then, of course, yung mga pain and heartaches na yan, yung mga grudges, resentment, or kung ano man yan na nararamdaman mo, oras na para i-release mo yan, para i-let go. Kasi, hindi na yan makakabuti, lalo na sa situation mo ngayon. Kasi, ang dami-daming blessings, yun nga, maraming pinto ang magbubukas para sa'yo, na kailangan mong pasukin. Kung marami kang mga bit-bit-bit-bit dyan na mga kailangan ng bagahing ibaba, mabigat, diba? So, Prince of Swords, ang dami-daming new beginnings or good news, information ang posibleng darating sa'yo. Okay? So, Nine of Pentacles, financial. May darating na pera na pwedeng magbukas sa'yo ng pag-asa. It's a new beginnings, new morning siya. So, sinasabi ng Baraha sa'yo na may money, may lump sum of money na pwedeng dumating sa'yo, na pwedeng magdala sa'yo ng pag-asa. Like, kailangan mo ng ganito pambayad sa utang, kailangan mo ng ganito sa ganyan, so pwedeng maraming darating sa'yo ngayong buwan na to na makakatulong sa'yo para makapagsimula ka. Okay, makabayad sa utang, masettle yung mga bills or kung ano man to na sinasabi dito. May pag-asa, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng new beginnings, and then excited ka, and huwag mong aalisin yung pagiging motivated, kasi yun yung sikreto mo eh. Diba? Medyo ano ka, medyo mabilis ka din mag-decision, pero yung motivation mo, siya yung magdadala dito sa Six of Swords. Okay? So thank you guys. Bye.